Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, sinimulan mong pagningningin ang iyong pagliligtas. Pagkalooban mo po kami ng pananampalatayang matatag upang sa iyong pagtataguyod kami ay sumapit sa iyong ipinangakong marilag na hinaharap sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati iyong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating maghari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit saan namamalas, tagumpay na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kaniyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kaniyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tignan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kaniyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yaon. Noo'y mag-iika-apat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito
at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Happy New Year! Batiin natin ang mga katabi natin. Happy New Year! At mga kapatid, sa umagang ito, bigyan natin ng isang mainit na palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak para sa ating Poong Jesus Nazareno. Ako po ay natutuwa na makita na sa pagkakataong ito, ang simbahan ng Quiapo ay halos mapuno. Hindi lang mga regular lang na nagsisimba, kundi ng mga espesyal nating kapatid. Kasama natin ngayon sa alasing kong umagang misa ang ating mga kapatid mula sa iThursday Family Feeding Program ng Quiapo, ang mga kapatid nating street dwellers at ilang mga vendors. Mula sa ating rector, parish priest, Father Jun Sescon, kayo po mga kapatid namin sa iThursday at Tuesdays with vendors ay binabati namin ng Merry Christmas and a Happy New Year. Palakpakan muli natin ang ating mga sarili. Ilang araw na lang ay Nazareno 2024, ang kapistahan ng Translasyon. At sa pagkakataong ito, napakaganda ng ating tema. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan 12:21, Ginoo, ibig naming makita si Jesus. At mula dito, sa tungtungan na ito, sa kinatatayuan ko, masasabi kong nakikita ko na si Jesus. At marahil kayong mga nandyan sa inyong upuan, pag kayo ay tumingin, hindi sa akin, kundi sa altar, makikita ninyo si Jesus. Ano ang nais nating matutunan sana ngayong bagong taon? Yung sinabi ng dalawang alagad ni Juan, saan po kayo nakatira, Rabbi? Gusto naming makita kung saan ka nakatira, kung saan ka natutulog, kung saan ka kumakain, kung saan ka kumikilos, nagtatrabaho. Gusto naming makita. Mga kapatid, ngayong 2024, ngayong bagong taon, sana yan ang hangarin natin. Huwag lang tayo makakita ng trabaho. Huwag lang tayo makakita ng kikitain, ng pera, ng material na bagay. Huwag lang tayo makakita ng mga bagong pupuntahang magagandang lugar. Higit sa lahat, sana sa taon na ito, mas makita natin ang mukha ni Kristo sa bawat isa. Kaya nga sabi sa ating unang pagbasa, tayo ay mga anak ng Diyos dahil tayo ay gumagawa ng mabuti. Tayo ay sumusunod sa Kanya kung tayo ay madaya pa rin. Kung tayo ay nangiiskoba pa rin. Sa mga hindi nakakaalam, sa kanila ko natutunan yung salitang iskoba, hindi lang huyan sa paglalaba. Pag sinabing naiskoba, nanakaw, nadukot. Kung tayo ay naninira pa rin ang kapwa, kung tayo ay nabubuhay pa rin sa galit, sa inggit, hindi natin makikita ang mukha ni Kristo. At hindi natin maipapakita ang mukha ni Kristo. Lagi nating tatandaan,
araw-araw, kasama natin ang Diyos. Yan ay nasa mukha, hindi lamang ng mga taong may naibibigay sa atin. Hindi lang ng mga taong napapakinabangan natin. Nakikita natin si Kristo, hindi lamang sa mga taong pinagpala. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan. Ano ang sabi ni Kristo? Anuman ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa pinakamaliit, ay ginawa mo sa akin. Kaya ngayong bagong taon, huwag kang matakot, huwag kang madamot na maging mukha ni Kristo sa iyong kapwa. Sa pagpatuloy ng ating misa, mga kapatid, ito ang ating sama-samang ipagdasal. Ito ang ating sama-samang pagsikapan na sana ngayong bagong taon, madagdagan natin sa ating sarili. Walang sinasabi kung sino ang may pinakamaraming pera. Baka sabihin ninyo, eh, Father, kami nga po nakatira lang sa kalsada. Kami nga po nagtitinda lang. Sila meron sila. Sila na lang ang magbigay. Lagi nating tatandaan. Sabi nga ng ating simbahan, walang taong napakahirap na hindi makapagbibigay. At walang taong napakayaman na hindi maaaring bigyan. Sa bagong taon na ito, ipagdasal natin na sana sa tulong ng Poong Jesus Nazareno, magkaroon tayo ng lakas ng loob na dagdagan pa ang ginagawa nating pagtulong, pagmamalasakit sa kapwa, at bawasan natin ang takot natin na maging mabuti sa isa't isa. Ngayong bagong taon, tinatawag tayo ng Panginoon katulad ng sabi niya sa dalawang alagad, halik kayo at tignan ninyo kung nasaan ako. Amen. Tumayo po tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo sa ating Ama sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may karamdaman, naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban.
Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka po namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mong makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sasabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesihas. Umawit ang mga angeluwal pati sa Diyos. Ayon na sa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintahin maalin ang sanggol ni Maria. Pagsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan na iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong dina na iiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dina iiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating aawitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sala. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong bagong taon, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King Jesus. Emmanuel is born on Christmas Day.
for God so loved the world. He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angels sing beneath the skies, proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Biyernes at Linggo mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Maaari po tayo, meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po na Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel
at baptistry, maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang mula sa inyong lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa araw na ito kasama natin ang ating mga kapatid mula sa iThursday at Tuesdays with Vendors natin. Sila po ay ating pong hahandugan din galing sa inyong mga tulong, kabutihan ng ating simpleng pakaridad. Ang pakaridad ay bahagi rin po ng ating kapistahan ng traslasyon. Pero ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapakaridad hindi lang tuwing Anuwebe ng Enero. Tuwing Webes, tayo po ay nagkakaroon ng ating feeding program. At yan po ay dahil din at mula sa tulong ninyo, mga kadiboto namin dito sa Pilipinas at mula pa po sa ibang panig ng mundo. Andito po ang ating mga ilang mga sponsors kasama natin ngayong umaga para magbigay ng pakaridad sa ating mga kadiboto. Palakpakan natin ang ating mga sponsors, ang lahat ng mga tumutulong at nagbibigay. At pag sinabing sponsors, kayo pong lahat yon na sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan ay nagagawa nyo pa rin pong mag-ambag, magbigay ng tulong para sa mga programa at gawain ng ating simbahan, lalo na po para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Pagkatapos po ng misa, ito pong pintuan dito sa may papuntang opisina, yan lamang po ang dadaanan ng ating mga kapatid mula sa iThursdays at Tuesdays with Vendors. Yung iba pong mga nagsimba, doon po sa kabilang gilid, magkabila ang inyo pong labas. Sa mga kapatid nating sa iThursday at Vendors, kayo po ay mananatili muna mamaya pagkatapos ng ating pangwakas na awit. Kayo'y mauupo at aantay ninyo ang mga gagabay sa ating paglabas. Muli, sa ngalan ng ating kura paroko, rektor, Father June Sescon, sa lahat ng ating mga kapatid na nagbibigay ng tulong, maraming salamat at sa inyong mga kapatid namin na hinahandugan ng ating tulong, mag-iingat kayong palagi at kayo ay kasama lagi sa aming mga panalangin. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.